Public, private, partnership, government agencies times GCash. Ang collab na check na check para sa mga Pilipinong gusto ng mabilis sa transaksyon sa gobyerno. Halimbawa, SSS contribution, pagbabayad ng dokumento sa PSA, pati na rin lahat ng transaksyon na may kinalaman sa Pag-ibig Fund at maraming iba pa. Step by step, i-guide namin kayo. Kaya tutok na! Laging tandaan, ano man ang ating pangangailangan para mas umigi ang pang-araw-araw na buhay, you know it! G pa rin! Ang pagyakap ng Pilipinas sa nakamamanghang pag-usad ng computerization ay pagsabay din ng bansa sa tinatawag na globalization. Dahil halos lahat ngayon, automated na. Mapa-impormasyon, edukasyon, entertainment, pati na rin online buying and selling, transportasyon, at usaping pananalapi, digital at online na. Kasama na sa humahabang listahan ng digitalization ay ang paghahatid ng serbisyong publiko ng iba't ibang sangay ng gobyerno, kagaya sa pagkuha ng passport, kopya ng birth certificate, apply ng business permit, kaya na yan gamit lang ang inyong smartphone. Maging ang pagbabayad sa SSS at Pag-ibig ng kontribusyon at loans, pati na rin sa HDMF o Home Development Mutual Fund. Di mo na kailangang umalis pa ng bahay at pumila para dyan. Mas pinabibilis at pinagiginhawa ang transaksyon. Fast, easy, convenient, at secure. At isa sa kapartner nila, ang number one money platform ng bansa, ang GCash. GCash din ang kapartner ng negosyanteng si Billy Biliano. I'm Billy Biliano and I'm a GCash user. Si Billy ay general manager ng 5 kumpanya. May 60 empleyado. Sa araw-araw, partner niya ang GCash sa kanyang negosyo. Bida pa ni Billy, pati nga daw sweldo ng kanyang mga tauhan na noon ay mano-mano pa ibinibigay sa GCash na rin ngayon dumadaan. With GCash kasi, kaya siya dumali. For example, meron kaming client, wala siyang credit card, di ba? So, hihingin lang yung GCash number namin, magtatransa kami. We send the proof na na-receive namin yung payment and then we ship the item agad. For other things, for example, kailangan namin magbayad ng mga government mandatories, di ba? Nagagawa na namin siya online through GCash, so mas madali talaga. And most especially, during the pandemic, hindi naman kami nakikita-kita, lahat yan naka-work from home. So, pati sweldo ng mga tao ko, GCash na lang rin yung padala namin. It's very convenient because you just put your PIN. Once you put your PIN, bubukas na siya and then you can transact whatever you want to do. Pati na rin pagbabayad niya ng contribution sa SSS at sa Pag-ibig through GCash na rin. Mabilis at wala raw abirya. And speaking of government contribution, hindi na kailangang pumila o dumaan pa sa banko. Meron ng option na i-transact ito sa GCash app. Just follow the simple steps. Halimbawa, magbabayad tayo ng ating SSS contribution. Mula sa SSS website o inyong SSS mobile app, itap ang PRN o Payment Reference Number. Mag-log in sa GCash app. Piliin ang Pay Bills. I-select ang Government. Piliin ang SSS contribution. Ilagay ang inyong account type. Piliin kung voluntary contribution o OFW. I-enter ang payment reference number. At ilagay ang amount ng inyong kontribusyon. Mula sa pagbabayad ng SSS contribution through GCash, punta naman tayo sa pagbabayad ng tax sa gobyerno. Si Jez Millar, independent agent ng isang insurance company. At mula sa kanyang kinikita, voluntaryong nagbabayad ng income tax si Jez. Hi, I'm Jez Millar and I'm a GCash user. At syempre, sino pa ba ang partner niya sa pagbabayad ng buwis? Syempre, GCash! As an independent contractor, we are required to file our own income taxes. And by through that, I'm paying my taxes using the GCash app. Let's follow 6 easy and simple steps
Take it away, Jess! Simple lang. Bali, ilag-log on ka lang sa GCash app mo, and then pay bills, select government, and then select BIR. And then upon selecting BIR, just choose the form. For example, for annual in ITR, 1701. And then, pag annual kasi, that's 1701A. For quarterly, that's 1701Q. And then, you just have to key in your tax 9-digit tax identification number or your TIN number, and then the amount of your tax, and then your email. And then, ayun, send na lang. Just click submit, and then it will be reflected real-time na lang. Kung nakapagbayad ka na, i-update ka naman nila. Success! Hindi na kailangang pumila sa BIR ni Jess. The digital world is here to stay. At patuloy ang gobyerno sa pagpapalawig ng automated public service katuwang ang GCash. Lagi silang magiging updated. Lalo't halos 70% na ng populasyon ng Pilipinas ay naka-GCash na. Sa huling tala, tinatayang nasa 55 milyong Pilipino na ngayon ang may GCash account sa buong Pilipinas. Kaya kahit saan tayo magpunta, siguradong may mga transaksyon na papadaanin sa GCash app. Sabi nga nila, safe, fast, convenient. Totoo nga naman. At talagang nagpapagaan ito ng ating pang-araw-araw na buhay. Wala nang pagtitiis sa mahabang pila. Less hassle, wala nang problema, government transactions. Kapartner ang GCash, mas pinabilis na. Pwedeng gawin wherever you are. So, see you again next week at abangan ang mga susunod na episodes kung saan magkakaroon ulit kayo ng chance na manalo ng libreng GCash load. Remember, ano man ang ating pangangailangan para mas umigi ang buhay, you know it, G pa rin!